Nanalo nga po ang Golden State Warriors ng kampiyonato noong 2022. Walang duda na isa si Jordan Poole na merong malaking role sa kanilang success. Ito ngang shot creation niya at pagiging matinik pumuntos ay ang susi para sa team, lalo na off the bench. Pagkatapos nga po ng lahat ng yan ay naging galante pa ang Dubs sa kanya at nabigyan ng 4 na taong kontrata na tumataging ting na $128 million. Pero kahit pa nga napakaganda ng nilaro niya noong 2021 to 2022 na season, nakita nga po nating lahat kung paano siya nag-struggle, lalo na nga dito sa depensa, especially dito nga rin po sa playoffs. Sa kabila nga po niyan, e valuable trade chips pa rin itong si Jordan Poole. Ang ending ngayon ay gusto nang mag-cash in ng Warriors, kaya bigla-bigla itinrade na nga po siya ng Dubs sa Washington Wizards para makuha itong veteranong si Chris Paul. Malamang para sa Washington ay napakagandang deal to para sa kanila. Biruin mo ba namang makakuha sila ng young guard na under pa sa kontrata, tapos malaki pa rin ang potensyal bilang isang manlalaro. Tapos may kasama pang mga bonus na picks ano. Para naman sa Golden State ay mapapasa kamay nila ang dekalidad na veteranong gwardya na malamang magiging fit sa kanila bilang six-man role. Itong nakaraang season lang ay kumakamada itong si Jordan Poole ng 20.4 points, 2.7 rebounds at 4.5 assists para sa Golden State Warriors. 43% po ang shooting field niya at 33.6% naman beyond the arc. Napakalaking tulong nga po talaga nito para sa Washington Wizards ano. Kaya kitang-kita nga po na siya ang magiging number one option scorer para sa team. Medyo naloko nga po yata rin si Poole ng bagong GM ng Warriors. Nagpromise pa talaga to na hindi niya papakawalan si Poole, pero sabay biglang na-trade na lang. Medyo masakit din yata ang nangyari kay Poole ano. Samantala, nakapasok pa rin nga po ang Los Angeles Lakers sa Western Conference Finals sa 2023 NBA Playoffs. Kaya walang duda na napaka-solid the outcome to para sa kanila. Dahil talagang nag-struggle nga po sila sa buong regular season. Pero gayunpaman, ang ultimate goal nga po nila ay malamang na magkampiyon pa habang nandyan pa ang LeBron at Davis duo. Obvious na kinakailangan pa rin nilang i-improve ang lineup para makuha ang goal. Pero eto na mga kapatid, ang tila pinakahihintay hindi lang ni LeBron. Ngayon ngang free agent na ang mga gwardiya nilang sina Dennis Schroeder at D'Lo. Wala nga pong ibang magagawa ang purple and gold kundi palitan sila. Although maganda naman din ang ipinakita nitong si Schroeder, pero mas matinik nga po ang pwedeng ipalit sa kanila at bata pa. Kaya pang long term din to para sa team. Interesado nga po talagang makuha ng LA itong si Jalen Suggs mula sa Orlando Magic. Siya nga po ang pwedeng pumalit sa posisyon nila D'Lo. Medyo madali na lang makuha ng Lakers tong batang to dahil pinili rin ng Orlando si Anthony Black na number 6 pick. At pareho nga po sila ng posisyon itong si Jalen Suggs. Kaya ang ending ay talagang matitrade nga po ang batang to dahil madami na rin ang kanilang gwardya. 41.9% ang shooting field nito at 32.7% naman sa 3-point shot. Malaking bagay sa opensa at matinik din po ito pagdating sa depensa. Kaya eto ang tiyak na mas kailangan rin talaga ng purple and gold.